Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Ang ibablog ko po ngayon ay tungkol sa mga unique pots na ginawa ko, kagaya ng mga nasa likod ko. Ito yung mga yun. Ayan. Ganito. Ipapakita ko yung process, step by step, kung paano ko ginawa ang mga unique pots na ito. Ang kailangan natin, plastic bottle. Ayan. Meron ditong 7 liter. Meron din ditong 1.5. Mga ready na. Kailangan natin ng cutter, pang-cut sa mga plastic bottle na yan. At syempre, yung tora. Meron ditong black and white. So, ang mga pinturang ito ay acrylic. Ang unang-una nating gagawin ay ikat yung mga plastic bottle na to. Ikat natin siya, depende sa size na gusto nyo. Ako, preferred ko is nasa 5 inches lang. So, meron tayong roller dito. Sukatin ko siya ng 5 inches, doon ko siya ikakat. Natin yung isa. Ito naman, mga 1.5. So yan guys, tapos na nating ikat. Nag-cut tayo ng isang malaking plastic bottle, 7 liter. Meron dito mga 1.5 soda bottle naman to. Ang pangalawang step, iinitin natin. Ito yung second step para magkaroon siya ng shape kagaya ng mga ganito. Pupunta tayo sa kusina. Sakalan natin ito, iinitin. Tara! So yun guys, nandito na tayo sa kusina namin. At ito yung kalan. Yan. Yan. Ito yung kalan. Dito natin idadarang yung mga plastic bottle na kinat natin kanina. Bago natin simulan, unang-una ay magugas muna tayo ng kamay. Banlawan natin ng tubig para matanggal yung mga pinahid natin ng mga sanitizer sa ating mga kamay. Pag nakapaghugas na kayo ng inyong mga kamay, ay pwede na tayo mag-start. So, be careful lang po. Open natin yung bus rinse natin. Ilagay lang natin sa loob o mahinang apoy yung apoy ng gas rinse natin para safe tayo, hindi masyadong mainit. Ayan, kagaya nito. I-try natin yung isa. Ito munang maliit. So, ayan. Pagka sausaw nyo pa lang sa apoy, ay nagkakaroon na siya ng shape. Kagaya nito. Ayan. Ayan. Meron siyang shape. So, kung gusto nyo na yan, mga ganyan, pwede nyo nang i-stop. Kung hindi pa naman, ay pwede nyo pang dagdagan ng kunting mga curves. Ayan. Ako, dadagdagan ko pa. So, ito na. Ito na, meron na siyang curve. Kagaya yan. So, try natin itong malaki. Ito na yung malaki. Ayan. May mga curvings na siya. Ayan guys, tapos na natin yung tatlong maliliit na plastic bottle at saka yung malaki. So,
Ang susunod natin gagawin ay pipinturahan naman natin ito. So pupunta tayo sa labas para pinturahan ito. Yan guys, ito na yung naging mga shape. Kailangan natin ng brush. Ito yung paint natin, white. White and black yung pintura na gagamitin ko. Ito lang yung available ko ngayon. Pero depende sa inyo kung anong kulay ang gusto nyo gamitin. Depende sa favorite color nyo. Ayan. So, yan. Start natin pinturahan. Unahin natin yung malaki. Ang ginagawa ko, binubuhos ko sa loob yung pintura. Shake muna yung pintura. Ayan yung white. So, ito. So, ginagawa ko So, ito na siya guys. Yan, tapos na natin yung turahan. Ang gagawin na lang natin is ibibilad sa araw. So, ito. Yung shape niya. So, ilagay muna natin ito dito. Mamaya sabay-sabay natin ibilad. Kunin naman natin yung maliit. Kaya nito. Yes, sa loob ko po siya pinipinturahan. Pero okay naman siya pag natuyo na, pag matigas na yung pintura. Gaya ng mga una kong ginawa. Pag dry na, tumigas na talaga yung pintura, ay hindi na naman siya basta-basta natatanggal. Yeah. Ibilid lang natin po ito ng kahit buong araw. Buong maghapon, ganun. Taktak natin yung mga ibang natira. Ayan. Or pwede natin sungkitin ng paintbrush. Punasan natin yung mga lumabas. Kung may mga plastic bottle kayo na naggamitan, ay pwede nyo siyang gawing unique parts kagaya ng mga ganito. Para ma-recycle din po yung mga plastic bottle natin. Ayan. So, tapusin natin yung isip mo pa. So, ito na. Ayan. So, yun guys. Tapos na natin pininturahan yung mga pots na ginawa natin from plastic bottle. Ito na yung malaki. Ito yung maliit. Ayan. So, yan. Very unique na yung itsura nila. At saka yung isa. May ibang pintura. Kulay. Ayan. Ngayon ay ibilad naman natin sila. Mga maghapon or buong maghapon para maganda yung pagkatuyo ng mga pintura sa loob. Mas tumigas pa siya para mas matibay. So, ibilad natin. So guys, pag nagustuhan nyo ang video nito, please subscribe and please click the notification bell para updated kayo sa mga vlog na i-upload ko sa channel na ito. Thank you!
guys, binilan na natin. Ayan, bilan natin ng mga maghapon bago natin taniman.